Mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin ukol sa pagdadala ng mga alagang aso sa mga pampublikong lugar. Kung ikaw man ay nagmamay-ari ng aso o hindi, tuwing maglalakad ka kasama ng iyong alagang aso, ikaw ay dapat na magbigay pansin sa mga sumusunod. Dapat dalhin ang iyong alagang aso sa pinakamalapit na palikuran ng aso. Kung sakaling walang palikuran ng aso sa paligid, dapat kang magdala ng sapat na dyaryo o mga plastic bag sa tuwing maglalakad ka kasama ng iyong alagang aso. Ibalot ang dumi ng aso gamit ang mga dyaryo o mga plastic bag at ilagay ito sa dog excreta collection bin o basurahan. Bilang karagdagan, dapat kang magdala ng sapat na malinis na tubig para banlawan ang lugar kung saan ang iyong alagang aso ay umihi. Ang sinumang taong nagpabaya para bumaho ang mga pampublikong lugar dahil sa pagdudumi ng kanyang alagang aso ay mumultahan ng 3,000 Hong Kong dolyar. Para sa mga detalye, maaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Kalinisan sa Pagkain at Kapaligiran, www.fehd.gov.hk. Dapat panatilihing nasa iyong kontrol ang iyong alagang aso tuwing nasa mga pampublikong lugar o tuwing ilalabas mo ito. Ayon sa batas, ang mga asong may timbang na 20 kilo o pataas ay dapat panatilihing may tali na hindi lalagpas sa 2 metro ang haba sa mga pampublikong lugar. Ang sinumang taong lalabag sa regulasyong ito ay maaring multahan ng 25,000 Hong Kong dolyar at pagkakabilanggo ng 3 buwan. Dapat maging mapagsaalang-alang sa lahat ng oras. Ikaw muna. Salamat. Dapat linisin ang mga paa at mga daliri ng paa ng iyong alagang aso pagkatapos mo itong ilakad sa labas. Hindi dapat bayaan na ang iyong alagang aso ay mawala sa iyong paningin o gumambala sa iba. Hindi dapat bayaan ang iyong alagang aso na lumapit sa ibang mga hayop na pinaghihinalaang may sakit.